Magandang araw mga ka-OFW, mga kabayan ko dito sa bansang Saudi Arabia at sa buong mundo. Maligayang pagbabalik sa aking channel NinsM.TV. At sa ngayong araw, nakakalungkot man ibalita, meron po tayong panibagong update as of March 24, 2020 dahil meron na naman na idagdag sa bilang mga nagpositibo ng novel coronavirus or COVID-19 dito sa Kingdom of Saudi Arabia. At ito na nga po mga kabayan, ang pinakamataas na naman na naitala sa naidagdag na nagpositibo sa COVID-19 or novel coronavirus dito sa bansa. At bago tayo pumunta sa detalye ng balitang ito, ay alamin muna natin ang kalagayan sa buong mundo. Ilan na nga ba ang confirmed or nagpositibo sa COVID-19? Ayon sa World Meter, ay meron ng 394,828 confirmed cases. At nakalungkot man mga kabayan, ay meron ng 17,226 ang nasawi sa virus na ito. Sa kabilang banda, ay meron hong magandang balita dahil marami na rin ho ang nakarecover o gumaling sa sakit na ito. Meron ng 103,710 ang nakarecover sa COVID-19. At ang active cases natin sa buong mundo ay 273,892. At dumako naman tayo sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Ilan na nga ba ang confirmed cases, ilan ang gumaling at ilan ang nasawi? Ayon sa inilabas na announcement ng Philippine Red Cross at Department of Health, ay meron ng total of 552 cases sa bansang Pilipinas. At ang mga namamatay ay dumadami pa rin mga kabayan. Meron na pong 35 na namatay sa virus na ito. At sa kabilang banda, ang magandang balita ay meron pong 20 na gumaling sa bansang Pilipinas. At magtungo na nga tayo sa pinakadetalye ng ating balita sa ngayong araw. Ang update natin for today, March 24, 2020, ngayon ay araw ng Lunes. Naglabas nga ng pahayag ang Saudi Bus, isang mapagkakatiwala ang Saudi News Agency dito sa bansang Saudi Arabia mula sa announcement ng Ministry of Health. Ngayong araw nga ay merong naidagdag na pinakamataas na naitala. Meron nga hong 205 sa isang araw lamang. 205 na nag-confirm at nag-test positive sa COVID-19 or novel coronavirus. At ang total natin for today ay 767. At alamin nga natin ang breakdown ng mga region na tinamaan ng COVID-19. Sa Jeddah ay merong pinakamataas na naitala. Merong naidagdag na 82 na katao na nag-test positive sa virus na ito. Sumunod ang Riyadh, merong 69. At ang Albaha, 12. Ang Bisha ay 8. Ang Nacheran ay 8 rin. Sa Abha ay 6. Sa Katif ay 6. At sa Damam ay 6 rin. Sa Jazan ay 3. 2 sa Al-Kubar, 2 sa Daharan, at 1 sa Madina. At ang total nga na naidagdag ngayong araw, March 24, ay 205 cases. Sa kabila ng pagdami ng mga confirmed cases ay meron pa rin tayong magandang balita. Meron na hong 28 na katao ang nakarecover sa krisis na ito. Pero meron tayong masamang balita. Sa kauna-unahang pagkakataon ay meron ho nasawi dito sa bansang Saudi Arabia. Wala pong masyadong detalye na naibigay ang Ministry of Health kung saang rehiyon, kung anong nationality ang nasawi sa COVID-19. So yun lamang po ang mabilis ang update natin sa ngayong araw, araw ng Lunes, March 24, 2020. Isa itong nakalungkot na pangyayari na meron nga ho na naman na naidagdag dito sa bansang Saudi Arabia, at ito ang pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng paglaganap ng COVID-19 dito sa Kingdom. At muli ko pa rin pinapaalala mga kabayan, mga ka-OFW, na umiwas muna tayo sa mga crowded places or mga public places. I-practice natin ang social distancing at least 1 meter away sa ibang tao. At isa sa pinaka-importanting paraan na mura at libre na ay ang paghugas ng kamay. Ugaliin natin maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Isa ito sa mga recommendation ng World Health Organization para hindi ka mahawa o makakuha ng virus na ito. At advice ng MOH or Ministry of Health, kung ikaw ay uubo o babae, ugaliin takpan ng tissue ang iyong bibig o gamitin ang pagitan ng iyong siko. At kung meron pang inquiries o mga dapat i-report sa Ministry of Health, tumagpo sa kanilang hotline number 937. At ayun nga po ang update natin para sa ngayong araw. Maraming salamat sa panonood sa video na ito. Maraming salamat sa suporta. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel at gusto mong manatiling updated, click nyo lamang po ang subscribe button dyan sa ibaba at mag-comment kung meron kayong katanungan. Susubukan ko yung sagutin within 24 hours. Maraming salamat po, NinsM.TV. Nagpapaalam.